Salamat po dahil magaling na po ako. Magandang afternoon po sa ating lahat, mga kababayan. Nandito tayo muli sa Ordanita, Bayan ng Pangasinan, mga kababayan, dahil mag-update tayo ngayon ni Limwin, no? Matagal natin sila nabalikan, mga kababayan, dahil tayo ay inaantay natin sila sa kanilang update, no? At syempre po, mga kababayan, meron pang gamot na iniinom si Limwin. So sabi ko kasi bago natin sila balikan, no, titina muna natin, monitor muna natin, mga kababayan, kung ano na po ang nagiging resulta doon sa gamutan ni Limwin. So ngayon binalikan namin dahil titina natin, syempre titinan muna natin kung ano ba ang pagbabago, kung ano ba ang nangyari doon sa gamutan, kung tuloy-tuloy ba, kung ano ba naging resulta, maganda ba or hindi. Kaya mga kababayan, sa hapong ito, tara, samahan niyo po ako dahil makikichika tayo muli sa pamilya ni Limwin. Hello! Good afternoon! Kumusta? Kumusta, Limwin? Parang tumaba ka. Kailang umitim? Kanina po. O, kumusta, Limwin? Anak ko? Okay na po ako, ma'am. Okay ka na? Wow, ang ganda naman ng sagot mo sa akin. Napakagandang sagot yun, ah. Wala na akong tatanungin. Kasi okay na. No? O, kundi uwi na ako. Pasalamat na lang daw sa inyo. Kasi ayan. Napanood niya yung banyo. Nalungkot ka. O, bakit nalungkot ka? Akala mo ako'y uuwi na. O, na-prank ka rin pala, no? It's a prank pala. O, sige, doon muna tayo sa seryoso. Kumusta na si Limwin ngayon? Okay na. So, syempre, okay na. Huwag na natin balikan yon kung ano man yung iniisip natin noon. Dito na tayo sa bagong buhay natin ngayon, no? So, nalusutan na natin yon, hindi na natin pag-usapan yon. Ang importante, maganda na sa akin, ayos na sa akin, no? Maliwanag na sa akin na ikaw ay okay na ngayon. Ituloy ang magandang buhay, no? Ang ganda na ng tawa mo ngayon, kuya, no? Nakikita ko, dati halos kahit isang ipin hindi lumalabas. Talagang malungkot. Talaga, ngayon lahat, wala kayong pagdadalawang isip, ilabas nyo lahat ng ipin nyo sa smile nyo. Yun ay bakas dahil masaya kayo sa nangyari sa anak nyo. Okay. At junior nyo pa naman. No? Kahit si ate ganun din, nakita ko kanina bungad pa lang, nakasmile na. No? Kahit walang tooth or teeth. Zero tip na, pero nandoon masaya. At lalo na pagbungad ko at sinabi ni Limwin sa akin na okay na siya. Ay, Diyos ko, para akong nabunutan din ng tinik, no, sa puso ko, dahil syempre ang ganda na ng sagot niya, eh. Siya na mismo nagsabi na okay na siya. Okay, so ano ngayon ang pinagkaabalahan ni Limwin? Ikaw ay nagtrabaho daw uli. Opo. Sama-sama lang po ako pag-repair ng mga sprayer ko. Side lang pa lang po. Pero yung dati mong trabaho, hindi ka na bumalik? Hindi na. Kasi masyado kang puyat doon, Limwin. No, biro mo, puyat ka doon. 6 to 6, tama? Pasok mo? Tapos pagdating mo dito, hindi ka makakatulog dahil... Siyempre, ang daming mga bata na naglalaro dahil ang daming mong kapitbahay. O, puyat ka, kailangan matulog. Diba? Hindi ka nakakapahinga. Buti ngayon, yung trabaho mo... Medyo magaan na lang. Medyo okay siya at hindi ka puyat at nakakapahinga ka. So yung importante, ha? Huwag masyadong, alam namin na ikaw ay masipag, sabi ni mama mo at saka ni papa mo. Hindi masama yun. Kailangan masama ang pagiging masipag kung yun ay naabuso naman. Kailangan bigyan din ng pahinga yung katawan na hindi naabuso, no? Kasi ikaw din yung magiging kawawa. Okay, sige. Tatay Limwin,
ano na ngayon ang buhay-buhay? Nakaka-relax na ako kasi hindi na ako nag-iisip sana ako ng ano, ng grabe, magagaya dati. Yun nga, hinihintay namin pagbalik nyo para magpasalamat naman kami, para hindi naman kami alam. Yes, kasi ang, di ba, sabi ko nga, babalik talaga ako dito at nagaantay din ako sa mga update niyo. At lagi kong kinukumusta, kumusta na si Linwin, kung ano nang kalagayan niya. Kumusta pala ang gamutan niya? Continuous ba? Pero may natira akong tatlong gamot yan, ayaw niya na inumin eh. Siya na sabi niya eh, wala na raw siyang kwan. Wala na raw siyang sakit. Ah, pero anong advice ng doktor? Kailangan man ituloy-tuloy yon kahit okay na siya, or hanggang ganitong buwan lang, hanggang ganitong araw lang inumin? Anong pagkasabi ng doktor? Yun naman sabi niya, kung okay na, tama na raw. Sabi ng doktor? Sabi ng doktor. So pero meron pang tableta na na... 3 tablets. Na naiwan? Na hindi niya ininom. Oh, okay. So pagkatapos ito, nakapag-follow-up check-up na kayo. Nakabalik na kayo? Hindi na, wala na. Tinawagan mo na lang si doktor. So okay na? So hindi na kailangan babalik kayo doon? Ako, hindi na kami babalik kasi okay naman na si Linwin. Salamat naman, okay yung ano ko sa inyo. Pero maliwanag sa inyo na sinabi ng doktor na hindi niya kailangan mag-maintenance. Hindi na po. Stop na. Okay. Tsaka nahihilo na rin yung bata. Sa gamot? Hindi na kaya ng katawan niya. Sabi niya, siya naman na okay. Yung naalala ko kasi baka mamaya magbalik. Mahirap. Hindi na yan babalik, no? Sana nga po. Basta yung laging yung advice ng doktor gawin, kailangan may kakausapin, kailangan paliwanan ng mga bagay-bagay, yung guide, yung ganon, at iwasan malipasan ng gutom. Diba? Kahit kunti-kunti, basta hindi nalipasan ng gutom, malaking bagay yon. Kasi number one din yun eh. Tumaba naman po na. Tumaba siya. Oo, nakita ko siya. Tumaba siya. Umitim dahil nasa labas lagi. Dahil nagtatrabaho na. Yeah, ayan po mga kababayan, no? May natulungan din tayo na may pinagdaanan din from La Union, Rosario. No, ako'y natutuwa dahil kahit gaano kalayo yung kanilang tirahan, tayo ay nandoon pa rin. Yung ating tulong, yung ating pagmamahal. So ngayon, labes akong natutuwa dahil isa din po si Linwin na natulungan natin, na napuntahan natin, no, na may pinagdadaanan din. Sa awa ng Diyos, talagang marunong ang Panginoon kung saan tayo hihilain, kung saan tayo mapadpad, no? Katulad dito ni Linwin na talagang nandito yung bahay na sa likuran, pero talagang nakita natin, pinuntahan natin na hindi natin alam kung ano yung nagiging sitwasyon dito sa pamilya. Ganun pa man, kaya maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos dahil talagang tinuturo tayo doon sa mga pamilyang nangangailangan, no? Lubos nangangailangan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang pagmamahal dito sa mga kababayan natin. Siyempre, no, sa lahat na naging sponsors dito sa pamilya ni Linwin, at lalo na dito sa kanyang medication, maraming salamat po talaga dahil nabigyan natin si Linwin ng bagong pag-asa, bagong buhay. Dahil napakabata pa, ilang taon lang si Linwin? 18 pa lang po mga kababayan, at malaki yung pangarap niya sa mga sa pamilya niya. No, sa katunayan, nasugdahan nga sa trabaho, so nasugdahan sa sipag. Wala nang tulog, halos magtrabaho na lang magtrabaho sa murang edad. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil hindi ako nag-iisa at nakikiisa kayo sa akin, munting adikain. Maraming salamat po. Okay, sige Linwin, nandito na ako ngayon at ako'y hinahanap mo. O ano ngayon mensahe mo sa mga nagmahal sa atin? Papasalamat po ako una-una sa lahat kay Lord po dahil pinagaling niyo po sa mga tumulong po sa akin sa pagpapagamot. Sa inyo po, maraming salamat po. At sa aking mga magulang na hindi nila ako pinabayaan. At yun lang. God bless. Ayan. So, syempre, ayan. Kasi gusto magpasalamat ni Linwin sa atin. No? Gusto niya magpasalamat sa atin, magpaabot personally ng pasasalamat sa atin at sa ating mga sponsors at sa ating mga viewers. Kaya maraming salamat din po, Tatay Minsay. Sa papasalamat din ako ng marami dahil nga sa tulong ng mga sponsor na tumulong sa amin at sa programang ito. Maraming salamat.
maraming maraming salamat po dahil gumaling na po yung aking anak. Salamat po sa lahat ng tumulong, sa sponsor po. Maraming maraming salamat po. God bless. Okay po, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal na nagpapaabot po, no, dito sa pamilya ni Limuel. Miss J from Chula Vista, California, nagpaabot po ng 10,000. Ma'am Aurelia Quinti, nagpaabot po ng 13,264.60. Silent sponsor from Germany, 7,000. Sir Ricky L. Perez from Riyadh, 2,664.43. So suma total po mga kababayan, 32,929.43. So ang nagastos lang po dito mga kababayan, 2,000 tama yung huling bigay dito. So yung 32,929.43, i-list natin yung 2,000 na ginamit nung huling vlog natin na si Makoy at si Jakoy ang naghati dito, no, na pinang-check up nila tapos binili ng gamot. So 2,000 po yung mga kababayan. So may natira po na 30,929.43. So ayan. So yun po yung inipit-ipit ko mga kababayan kung bakit na hindi ko binigay sa kanila agad buo lahat yung pera na nagagaling po sa sponsors natin. Kasi si Limuel may pangarap kaya nagsisipag dahil iparenovate nila yung bahay nila. So yun po yung naging dahilan kung bakit inipit ko yung pera. Kasi ang pera po mga kababayan, kahit 1,000 po yan, pag once na nabawasan po ng peso yan, no, tuloy-tuloy na po at madaling maubos, mahirap hanapin. So ang paraa, so yung pagkain nila sa pang-araw-araw, masipag naman si Tatay Limuel, no, masipag naman gumawa ng paraan. Madaling diskartihan yun. Pero yung bahay, pag wala ka talagang pera, kung aasahan mo lang kapiranggot mong kita sa araw-araw, hindi mo mabubuo yan, no? Hindi mo talaga mahanap ng paraan. Mahirap po talaga. So yung ginawa ko is, inipit ko yon dahil itong pera ay gagamitin nila sa pang-renovate dito sa bahay nila. Kasi yung bahay lang, nakita nyo naman mga kababayan, kaya nagprosige si Limuel para doon sa bahay nila na kahit paano unti-unti sana nilang magawa. Sa katunayan po mga kababayan, ay naka-flooring na po ayaan. No, kailang bitin. Siyempre, kung ano lang po yung kaya nila, yun lang po yung magagawa nila. So, yun po yun. Tatay Limuel or Limuel, kung bakit hindi ko binigay sa inyo lahat ang buo noon, no, dahil ito ang kagustuhan ko doon sa pangarap nyo na ma-renovate yung bahay nyo. Kasi nakita nyo po mga kababayan, ayun, yung kabilang side o halos lahat ng side ng bahay nila, mga kumot or mga trapal na nananadyadyaan o tarpaulin na nananadyadyaan na nakakabit para lang magmumukha siyang bahay. Kumbaga sa madaling salita, tagpi-tagpi lang. So ngayon, so yung 30,929.43, almost 31,000, ito po ay gagamitin nila. So ang mangyayari is, i-update pa rin namin dito yung bahay. Titinan pa rin namin kung ano yung nagagawa. Then lahat ng mga resibo, kailangan kumplito po yon para i-report natin sa mga sponsors natin para alam nila kung saan napupunta yung pera, ha? Kasi ganito lagi dito, kailangan malinis, kahit piso walang mababawas o walang mawawala, kailangan malinis lagi yung transaction natin. Okay, so Limuel, masaya ka na ba na yung bahay mapapaayos? Ha? Ikaw nanay, parang malungkot kayo. Kapitbahay yun na lang, ipaayos natin yung bahay. Okay, sige. Ibigay ko na yung 30,000, baka mamaya iiyak si Limuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ha? So yan ay mapupunta sa renovation ng bahay nyo. Mga dingding, bahala na kayo, no, kung ano yung palitan dyan at maayos. At pagbalik ko dito, maganda na, mansion na, no. At para kahit papaano mapaayos yung bahay nyo. Okay, so Limuel, anong mensahe mo doon? Ang babait ng mga sponsors natin, no, na talagang hindi lang doon sa panggamot na nandiyan sa iyo, pati bahay pinaayos. Anong mensahe mo ngayon, anak? Papasalamat po ako dahil mapapagawa na po yung bahay sa amin.
Tapos maraming salamat sa sponsor na tumulong sa inyo po. Maraming salamat po. God bless po. Ayan. Oh, nanay! Parang hindi kayo naniniwala. Nagulala kayo. Nagulat po. Magkano ba hawak niyo? Hindi namin expectarin na ganito po. 31,000 po. 31 million yan. Okay. Oh, kasi kanina nagtataka siya, sabi ko pupunta kayo. Oh. Hindi kasi siya makapaniwala doon sa napanood nila. Ah, kasi akala na talaga umalis na ako. Eh, sabi ko, nakakalungkot man ako. Ano yun, papating ko pa rin ako, magpapasalamat tayo kay madam. Kasi napakalaking bagay ka ako siya. Dahil kung hindi siya, silimuil, hindi babalik siya dati. Kasi siyempre gulong-gulo din ang isip ko, importante sa lahat yung anak ko eh. Tama. Kaya kahit ano nga lang ginagawa ko, kung saan ako lumalapit. Sa DSWD, hindi ako tumitigil. Doon kay Giko, napunta ako. Kung saan din ako nakakapunta, hindi din ako tumitigil para sa anak ko. Sabi ko nga, pupunta kayo, hindi sila maniwala sa akin. Pinabasa ko. Eh, di ba umuwi na yan? Hindi, kako, siya yung kakong tumawag pupunta dito. Kaya hindi siya makapaniwala ng siya reaksyon niya. Kaya parang nagugulat at natulala si nanay. Nagpapasalamat ako dahil natupad na rin yung panalangin ko, yung mga sponsor na ginamit. Maraming maraming salamat. Sana sukuryan po kayo ng Lord ng mas grabe po sa kabutihan niyo sa kapwa niyo. Maraming maraming salamat. At saka sa pagsuporta niyo sa programa ni Madam, maraming maraming po salamat. Pagpalain po kayo, God bless you po sa mga tumulong po. Maraming salamat po sa iyong ganito ang puso. Nawa ipagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless the soul. Bye! Ayos na. Amen. Nanay. Oh, congratulations sa bagong bahay. Salamat po dahil magaling na po ako.